see predators turn. Fanatics turn to pickers. Man stands ready. TNC predators turn. Shada. Fanatics turn to bad. Omni Knight. Seconds remaining. 5 seconds remaining. TNC predators Fanatics turn to turn ban. To ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. TNC predators turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, game na. Okay, game na. Game na nga. So, game number 3. Last game of the series natin, mga kaibigan. TNC Predator versus Fanatic. So, ang matatalo dito ay bababa lang sa lower bracket at makakatapat nila ang MG Trust para dito sa BTS Pro Series Season 4. Ayun na nga. Peace be with you, Kuya D. Peace be with you, Aki. So, waiting din ng execration sa matatalo sa T1 versus Team Dog. Ayan, direk, pwede po ba natin ipakita ang current team standings? Bakit standings? Bracket? You mean? Yeah. Ilaban natin mamaya, T1, Team Dog, mabigat din yan. Pero mukhang 2-0 yan ang T1. Kaso lahat ng sinabi ko mga 2-0 natalo. Guys, Fanatic na to. Not Roma na tong TNC. Pero mukhang maganda yung pick ng ano, TNC. Is Ben Omni Knight sila agad dito, ha? Ay, nilabas na ba? Bakit? Ayan. Kala ko. Delay tayo ng konti. Hindi, Is Ben Omni. Pero Shadow Demon nilabas na nga din dito. Pwede nga nun, no? Kikipi tong Omni Knight. Ayan mo na. Game na. Kanta na tayo English. Ayoko na kumanta, Kuya D. Porkit wala ka ng utang? Porkit wala ka ng utang? Masakit nalamunan ko, legit. Legit nga. Sumakit nalamunan ko to sa cake mo. Wala mo naman. Doon na lang kumanta. Mag-rap ka. Dali. Ayoko. Babawiin yung Gcash pag ako nag-rap. Kanta ka na! Kanta ka yung mga ano lang, mga malamig. Malamig na boses lang. Malamig ang simoy ng hangin. Sakot na nalang muna ko. Ang gagawin ko. Sundutin ko. Okay na. Swab test kita. Gamit yung lalamuna. Ay! Legit yung sakit ng swab test. Nagpa-swab ka? Saan pinasok? Sa ilong mo? Sakit? Hanggang dito, lumabas nga sa mata ko yung button buds eh. Tanga pa, pag ganun yun, hindi man patasin. Ay, mali yung akin. Okay, Fanatic, hero ata ni DJ to, tong ano, Enchantress, no?
Siya yung madalas na game chanter. Yun guys, eh. Buti kumampi ako sa Fnatic. Maganda lineup ng TNT. Let's go! Fnatic! Ayan. Shoutout Boss D kay Kyle Rimmelio. Gangster ba si akin nung high school? Hindi po ako gangster. Shoutout. Sa mga Kyle ano dyan ha, matuto kayong magbayad ng mga utang. Ano? Sa? Mga Kyle. Ano yun? Sabi ko yung mga Kyle dyan, matutong magbayad ng mga utang. Ayan. Shoutout Boss D daw. Sino yung sabi? Kay Kyle. Ayan. Boss, dapat sumigaw ka Fnatic victory. May kita na ako times 3. Easiest money of my life. Ano raw? Sumigaw daw ako ng Fnatic victory. Grabe naman. Wag naman guys. Ako magpa-PUBG ako mamaya. Bagong season. Naiirita daw sa'yo si John Leo ni Tura. Ayan, shoutout kasi naiirita daw siya sa amin. Shoutout na lang. Shoutout. Ay, naiirita naman. Naiirita ka. Ay, mamairita. Jin, ban mo. Ban mo na din. Ban mo, Jin. Naiirita daw siya eh. Ban mo na. De, joke lang, Jin. Susundin talaga tayo ni Jin. Mababan ka talaga. Lagot ka. Ay, Game 3 na tayo, guys, ha. Game 3. PA? Naku. Spin versus PA. Pareha superhero. Feel ko may gusto si Ate Aki kay Kuya D. Gusto ko talaga si Kuya D. Gusto ko sapakin yan. Aki. Gusto ko sapakin sa mukha. Di mo na itatanong, Aki. At naitanong ko na. Ano? Gulo niya, ah. Oy, PA. Kuya D. Di na tayo makakapagbibingka? Makakapagbibingka pa tayo. Kuya D. Ano masabi mo? PA Sven. Saan ka dito? Parehas mo na kasi yung PA may Ayo, yung Sven may Omni Knight. Kaso may Timber so yung ano, TNC Predator na pwedeng pangontra kay Raven. May ano eh. Sabay Slardar din. Pero kasi kabila. Puro sila ano dito, puro sila heal, puro sustain. Merong Nature's Attendant, may Ayo. Ayo Slardar, malakas din to sa lane ah. Strong lane sila dito. Ba't Ayo Slardar? Palag tong PA with IO daw. Ako magde-decision dito yung mid lane. Kasi kapostong Fnatic sa damage early. Pili ko mid laner. Uy, ano kayo mid laner? Panotice daw, birthday daw niya. Tommy happy, De La Cruz. Happy birthday sa'yo, Tommy. Happy birthday sa'yo, Tommy. Ate Aki, ilan na ang anak mo? Marami akong anak dito. Si Diane, si Casey, si KJ, si Pilaj. Sus ko, si Pilaj. Ang tawag sa akin, mama. Mas matanda pa sa'yo, pero mas, mama ang tawag sa'yo. Mama raw ako ni Village. Grabe nga yun, di maipapaliwanag ng siyensya yun. Ganun. Di ba? Saan ka nakakita ng anak mo na isang dekada yung tanda sa'yo? Isinilang nung ano ko, nung future Aki. Tapos pinadala rito. Bagay. Shoutout kay Village, mga kaibigan yan. Shoutout po, Boss D. Malaking Isda Gaming. Shoutout sa'yo, Malaking Isda Gaming. Big Fish. Big Fish Gaming, ha. Ay, may katanong kanina. Ano daw bang trip ng TNC? Bakit nag-first pick Sven? Alam nyo, guys. Gusto nilang isecure yung Sven. Ganun tsaka yun. Hindi. Highly pick talaga si Sven ngayon. Maraming teams ang nag-aagawan sa Sven. At kung Fnatic nga ang first pick, feeling ko mag-spend din sila eh. Tsaka kung nanonood kayo ng Epic League or yung, ano yung isa natin? Yung ongoing ngayon? Oga Dota Pit. Pinag-aagawan din yung Sven dun sa ano, EUCIS. First pick madalas. Lakas kasi nung Sven talaga ang guys. Sula malimado na yung Fnatic dito, may Sven na sila eh. Ano ba nangyayari sa inyo? Oo. Tapos ano pa, magkakaroon pa ng update. Tingnan natin kung ina-nerf ba tong Sven? Or... May nagsend ng piso dito. Shoutout daw pang merienda. Balik daw sa kanya yung sukuli. Piso yung sinin niya. Napakalupit niyan. Tandang Sora ato eh. Nakalaan niya yung piso ano eh. Nerf na daw mamaya yung Sven. Siguro. Para maiba yung meta. Maiba yung meta. Alam naman natin, ganyan talaga yung ginagawa ni Barbie. Para paiba-iba, para hindi raw boring. Hindi forever magagamay yung mga bagay-bagay. Yappy. Meron naman si ano eh, si Valve eh. Pag nagpa-patch. Siguro yung mga heroes na hindi na napipick, yung matagal nang hindi nalalaro. Yun yung papalakasin niya ngayon. Offline snapper ba ito ng, ay hindi, mid snapper ni Moon? Mm-mm. Mid snap. Ay puro pang ano, puro pang tulong sa ayun, PA. Ayun, invoker ni Chip Armel. Puro pang tulong sa PA to, ano Kuya D? Pwede silang mag-setup from malayo. Baba, ipupukol niya lang dito si Slardar. Since mid-snapfire to, mag-early aganim siya. Ganto rin yung napanood ka sa EUCIS kapon. Ano nga bang game yun? Navi ba yun? Ano, huge? Gantong-ganto din yung lineup nila. Snapfire mid.
Tapos Slardar ano, Slardar PAIO. Parang ganito rin yun eh. So, inbo ni Armel. Pero tignan natin dito, meron silang Team Berso na I think ito yung magiging katapat ng PA. So, hindi magiging madali ang lane ni Raven dito. Or if ever man, dalawa silang yayaman. Paga mag-online dito itong si sino? Si Raven. Pwede, pwede. Pwedeng ganon. Or, kasi so, Team Berso, ano yan eh, pwedeng mag-cut, mag-cut lang ng mag-cut creep ng... Wave, oh. Kaya niya pahirapan yung lineup nung ano eh. Hindi naman siya mapapatay ng PA PA Enchantress eh. Mm-mm. Timber katapat ng PA. Sakit niyan. Ayan. Lista mo na daw sa TNC to. Oo, di ba yung Navi versus Alliance kahapon? Snapfire, ano? Hindi ako magpapakasigurado. Yan lang ang masasabi ko. Basta yung team na to parehas ayaw matalo nito. Kasi, motivate yung kalaban. May tulog lahat ng team sa Motivators Gaming, ha? Mm-mm. Si 23 Garbage, ay Savage, galit na. Inukita mo si 23 Savage, andyan sa may wild drip natin. Kumukha ni 23 Savage. Kumukha. Wild drip. Ay, oo, parang nakasalubong ko yun. Kumakain nga kami kagabi. Mm. Pag-silip namin, sabi ni Kimo, doon o, si 23 Savage, yung pag-silip. Puta ko na, kumukha nga ni 23 Savage. Nagwa-wild drip. Nagwa-wild drip. Ayan, ganda ng Timber pick ni KP. Tignan natin, ha. Makakilala na natin ang mga gumagamit sa magkabila ang Team Akimaru game number 3 na tayo. Last game namin ni Aki. Next game, ang magkakas, si Dayanara at saka Casey ata. Casey, okay. So, the TNC nasa Radiant side and the Fnatic naman on the Dire side dito. So, Derek, pwede ba nating pakilala yan on the Baby TNC? Baby Omni Knight, Teams, the Shadow Demon, Armel, Invoker, Gabi, Isbel, and KP Timberso. On the Dire side naman, si Jabs ang gagamit ng IO, DJ for that Enchantress, Masaros para sa kanyang Slardar, Raven on the PA, at si Moon ang mid lane, Snapfire. Di ba, kuya, di ba, di nilang ipukul si, ano, si Slardar. May ista na sila nun, may follow-up pa na isa pang Slytherin crush. Ipukul yung IO, para mukha silang tanga, o kaya pukul nila si Jardel, para mukha rin silang tanga dun. Pupukol mo yung IO. Pukol mo yung ano, yung... Bola eh, no? Bola. Pukol mo yung PA, mukha pa rin sila. Slardar lang talaga pwede lang ipukol dyan. Okay na. Bakit din. Bakit kaya pukol lang tawag? Pukol ka ba? Di ba pag pukol, ano yun, yung ganun? Pukol. Pupukol. Saan nga bang word na pukol? I forgot. Lagi ko lang nasasabi. Basta alam ko nung bata ako, may mga tinatawag. Isa-isang lugar, laging may mata may tinatawag na pukol. Uy, tawagin mo nga si pukol doon. Utusan mo gano'n. Laging may gano'n eh. Sa probinsya. Ewan ko, sa mga lugar ng mga kapampangan, uso yung mga karakter yung tawagan eh. Alam mo yung karakter? Yung mga palayaw, yung mga... Palos, yung mga ganyan. Ayan, popoying. Ayan, bolding koy. Yung mga typical kapampangan na tawag, bat-bat-chick, bat-bat-chok, imang, Shushang, mga ganun yung mga tawagan sa amin eh. Ayan, shoutout daw sa pinsan niya si Joma, birthday ngayon. Bati, happy birthday. Batiin ko pala yung mga kabrad ko dyan sa KMT. Yan. Kapamutaw, mga kapangpangan yan. Mga kapangpangan. Lalo na sa FPU chapter. Ewan walang ko. Daliri daw yung pukol. Wala siyang daliri. Ang daming meaning ng pukol, guys. Iba, ano, iba-ibang lugar, pukol, iba-iba. Pukulin yung... kita dyan, batuhin, di ba? Oh, yun, yun. Pukulin, batuhin. Dito sa Cavite ata, yan. Taga, saan ka ba talaga? Cavite, dito ako pinanganak eh. Sino taga Cavite sa magulang? Wala. Ah, saan ang papa mo talaga? Ilocos. Saan ang mama mo? Bulacan. Ah, pero dito ako na lumaki sa... Dito ako pinanganak. Sa De La Salle. Sa Dasma? Dasma. Shoutout sa mga taga-dama. Ay, si Kuya Alo. Ay, ano ata, Daya, Kuya, Kuya Alo ata, Daya, next game. Ha, Kuya Alo ba? So, ito na nga. Masaros, Angelo Masaros Zomo. Nga ang ano, ang mag, ano dito, tatapat sa Sven and then Timber, so doon sa PA. Pukul daw sa pool. Pumukul Kuya, naalala mo pa si Jessica hanggang ano sabi? Naalala ko si Jessica. Sino si Jessica? No. May mga kilala silang wala. Hindi mo kilala. Yung Jessica, walang... Sabi ni Teams dito, I give you Arcana, don't kill. No, trade now. Trade mo na daw ngayon. Oo nga, nagka-transaction lang dito. Trade na, para hindi talaga mapapatay.
Tre. Ayun, medyo may problema ata ang internet dito ng TNC. Si ano, Chief Armel yung nagka ano no, nag-post. Ayun si Armel nga daw. Grabe, taas ata ng ako ano nila ng ping dito. Na-converge ata. Shout out sa Converse ah. Converse? Wala lang. Ano da? Babaliw ka lang kung ano yung sinasabi. Converse. Ang dala mo kotse ngayon. Kariton. Ang dala mo. Kariton nga! Alam nyo guys, si Aki ang kotse niya. Anim. Ganun kayaman. Naku, mamamatay na. Hindi kasi tin-raid yung Arcana, kaya mabibigyan dito. Ayun, na first blood si Teams pa yung nakakuha ng kill. Pero on the other side, Masaros nga dito. Nagkipag-1v1. Kuya, di naaalala mo pa ba yung mga babae sa Playfish? Di ko na sila naaalala. Bakit ba hindi mo kung pinipilit ibalik ang nakaraan? Hindi ako yung nasa Playfish. Totoo ba? Ay, ko ata yun eh. Hindi ako. Hindi ako yun. Natatawa siya. Natatawa siya. Nahagip lang ako ng camera. Oh, ikaw nga yun. Hindi ako yun. Panotice po, birthday ko today. Kababata mo yun, Kuya D. Sino yung kababata ko, Arxed? Christian, happy birthday. Sino ba sinasabi mong Arxed, Jesse, na dyan na kababata ko? Baka may kilala siyang hindi mo kilala. Kuya D, lupit mo naman. Ay, malupit talaga ako. Boss D. San ka, T1 o Team Dog? T1 ako doon, T1. Ay, pwede kayo magtanong muna guys habang wala tayong ano. Who's that girl daw, Playfish? Kung ako talaga yan, i-post mo yung link para makita nila, para mahusgahan kung ako talaga yun. Post mo sa lupon. Pag hindi panot yun, hindi ako yun. Panot ako, panot! Sobrang defensive ako. Aki, love you daw, sabi nila ganun. Love you too. Birthday daw ni Roy Torres. Happy birthday, Roy Torres. Ha? Tropa mo, Kuya D. Si Johnny M. Naku. Anim. Matagal ko nang nilisan ng pagiging gimmickero, guys. Matanda na ako. Gimmick is nagbagong buhay na ako si Kuya. Paspa na lang tayo. Nang ipapala sa gimmick. Isipin nyo, mga kids, ha? Natutuwa kayo sa gimmick, inom-inom. Ang makukuha nyo lang dyan, hangover. Isipin sakit mo, ng ulo. Tatambay ka sa gimmick, ha? Naawak mo. Mula pagpasok hanggang pag-uwi, isang bote ng beer dahil wala ka pang bili ng beer. Ganun yung mga usually gumigimmick, eh. Angit yung gimmick na yan, magpamasahe na lang kayo, tanggal ang lamig ng katawan nyo, di ba? True. Sa akin, nagpamasahe kanina, Nagpamasahe kami ni Dayan. Pero going back to the game dito, Masaros, very aggressive siya dito sa bottom lane, no? Minamamamama lang niya dito yung Sven. Sa bagay, may ano eh, may heavenly grace. Wala mamamama yan, kayang mamain yan. Ano yan eh, yung Slardar, hindi naman ma-out of position yan dahil may ayo yan. Patay yung Timber, so dito ni KP, ayan ang problema. Pag yung pinili mong pang-counter, na-counter punch sa mukha. Tapos si Raven, yung PA bibigyan mo ng, bibigyan mo ng chance ang ano. Nice. Pero Sven pa rin naman eh. Meron pa, parang ano lang eh. Sa early to mid game siguro, magkakabigayan lang to. Pero kasi pag late game, medyo magpo-fall off si Sven. Kasi bababa ng bababa yung BKB duration niya. While si PA kasi de, ang ano dyan, yung kurit eh. Pero kung yung Sven na may abs, okay lang yun. Wala namang kaso. Binabantayan ko itong chat eh. Baka kung ano sabihin ng mga tao dito, masiraan ako sa social media. Aki, mahal na mahal kita kahit anong sakit. Kahit ang sakit-sakit na. Sakit-sakit na, no? Ba't ka naman nasasakta? Happy sauna ba, Kuya? Hindi po. Hindi po kami nag-happy sauna. Chipi pa yan. Hindi po kami dyan. Shoutout kay Kuya. Ang bago naming hilig ngayon ay ang Special Force. Itago natin sa pangalan. Special SF. Force. Barilan hudol, mga kaibigan. SF po yan, SF. Shoutout kay Michael Angelo Zomil na pumasok dito sa ating kwarto. Ayan. Dito si Boss Alo natin na pagmahal 13.15. Ayan. Siya yung magkakas mamaya. May aquarium ba yung... Basta yan, yun na lang. Ma-shoutout sa girlfriend ko na bad trip, sabi ni Ivan Gerald. Ba't naman binabad trip mo yung girlfriend mo, par? Ayan. Dito sa bottom lane, Masaros, nakuha niya yung ano, yung creep wave.
Kailangan mag-pull dito ng ano. Early 2-0 to ha. Early 2-0 para dito sa ano. First leg pala natin brought to you by PNXBet. Use our code Lupon WXE upon registration. Meron tayong sports and esports betting dyan. Meron din tayong live casino. Message lang sa Kuyunik page kung gusto nyong bumili ng voucher. And syempre kung meron kayong katanong. Pero delikado si Chip Armel dito sa mid lane. Muntik siyang mabigyan dito ni Moon. And 2-0 ang ating scoreline. Slight goal din para dito sa side ng Fnatic. Yan. Mm-hmm. Bakit iba daw yung logo ng Invoker? Persona ata yan. Keep persona yan. Tapos nilagyan persona niya ng Dark Artistry. Pero ano, pero naka-Dark Artistry. Pwede pala yun. Suotan mo yung batang Invoker ng Dark Artistry. Pero Febby, hindi ko manekta yung Slytherin Crush dito. Buhay pa nga itong Omni Knight natin. Pero nasasaktan si Jeff dito. Nahihit pa ng Tore. Muntik na nila mapatay si Febby dun ha. Pero... True. May sustain eh. Pwede ba na yun? Wait lang, nagtaka ako dun, Kuya D. Bakit? Pwede ba na yun, Yuge? So, sotan nung Dark Artistry yung ano? Yung persona? Di ko alam. Ah, yung persona bug. May persona bug daw din. Di ko alam. Wala akong alam dun, guys. Wala naman tayo mga ganyan eh. Sa pag may nakita akong skin, tas mahalbet ko na yan. Matik yan. Matik. Pero ko, si Aki nga, yung Rubik niyang mali. Wala, natalo. Nakalimutan ko kung saan natalo. Ay, saan ata natalo yan dati? Dati, ang dami kong nauutu sa ganyan. Si Bianca din, may menu siya, DC Hook. Inutuo ko rin, tinayaan niya. Sabi ko sa kanya, hindi, wala pang OG nun, monkey business pa lang. Sabi ko, Dan, ay, sabi ko sa kanya, Bianca, oh, pwede. Tayaan mo na yung, ano mo rito, times 3 to, monkey business. So, talo. Nanalo, kaya natuwa yun. Pero eto, nuy, napatay ni ano ha? Dito. Napatay na ni KP yung Enchantress dito. Tamang napalitan ng ito na naman ba? Kasi kailangan nila mapahirapan dito yung PA, hindi yung support. True. Kasi ano yan eh, Enchantress yan kaya wala naman din talagang gagawin dyan sa early game. Pero masakit na yung level 1 impetus niyan, oo. Pero kasi sa early game, ganyan o, ganyan lang. Normaling ka lang yan. And yung level dito, mas nakakalamang si KP daw dahil... guys, wala po kaming isumbong mamaya kasi wala po yun ng Wednesday and Thursday. Pero, pakifollow na lang yung channel natin sa Kumu, guys, para makanood yung mga show natin dyan. Yung isumbong mo, tamang usapan, and syempre, patalinguhan with Boss Alo. Kaya naman, Kuya D, wala ka mang pat, no? Basta, yun na yun. 5 a.m. daw ang release ng 7.28 patch. Ready na ba kayo? 5 a.m.? 5 a.m. Ready na ba kayo? Ako nga, feeling ko hindi ko pa nasusulit yung patch ngayon. Meron na ng bagong patch eh. Pero, tignan natin dito. Ako, feeling ko iwan ko bukas yung PC ko mamaya na para mag-auto-update yung Dota to. Alas 5. Paano kayo naglalabas sa HQ? Meron dito malapit na laundry. Meron ding... may in-house labandero kami. Oo, si Tars. Meron kasing washing machine na ginagamit. So, ano nila yun? Si Aki, tsaka si Alo, si Kuya Nick, tsaka si Alo, di na nagpapalaba yung mga yun. Pagkasuot ng damit, tinitapon nila. Tapos bibili nila. Sila kayaman. Oo, ganun sila kayaman. Pero, joke lang. Tingnan natin dito, back to the ballgame, mga kaibigan. PA, in terms of CS, nangunguna si Moon. Followed by the PA dito. Pero eto, may bakbakang magaganap dito, ah. Oy, may nag-comment, Carlo Estoya, pag natalo daw TNC, kakain daw siya ng tae. Pero eto na nga, jumps dito, mukhang pinapakain na nga rin dito ng right clicks ng TNC. Lalamang na yung TNC Predator, pero mapapatay nila eh yung Timberso dito. Kuya, di hindi magandang palitan yun para sa TNC. Offlaner yung mamamatay dito. And pag ganito kasing nangyayari, nawawala yung effectiveness ng isang Timberso. Oo, kasi tapos hindi natin, siya mamamatay. Gusto yung lumamang sa simula talaga, di ba? Mm-hmm. Pero since na namamatay siya rito, kukulangin siya sa item, hindi niya madodominate yung lane. Tapos ang masama dyan, pag every time na namamatay siya, nakaka-pre-farm yung PA, which is yun yung piniprevent ng isang offlaner eh. Yung makaparm yung carry na tinatapatan nila. Oo. Yun lang yun eh. Tsaka dapat nagdodominate talaga ang isang Timberso kasi yun naman yung pinoforcy natin kanina since PA yung katapat niya, melee hero, di ba? Dapat lalamang talaga ang Timberso dyan. Pero kasi match up sa taas, ang sakit din siguro nung Enchantress. Natanggap niya yung ano. Pure damage yung ano, di ba? Yung Enchantress. Anong Enchantress? Impetus? Yung Impetus. Oh.
pure damage din yung ano. Kaya din siguro nasasaktan yung ano, Team Berserk. Kahit level 1 lang din kasi yung Enchantress eh. Ito, okay. tamang farm lang itong si Ben dito. Naka-God Strength. So, iwas ka muna dyan. Ayaw. MOM completed na para kay Gabi rito. So, mas efficient na yung pagpa-farm niya sa gubat. And just like that, number 1 na siya in terms of overall CS natin. Pero Slardar, ito na, habulo na lang. Tinatakan na. Marka ng kadiliman. Marka ng kadiliman. Masaros, walang yan. Talaga itong hindi ko rin gusto kasi... Huwag kayong nagko-comment-comment ng mga dare dyan at pag yan, hindi nyo ginawa, ah. Ikaw, Aki, anong gagawin mo pag natalo TNC? Hindi naman ako nakabit sa TNC, eh. Di wala. Wala, kailangan may dare ka din. Balis na ito. Uuwi na ako pag natalo TNC. Okay, tornado dito on to DJ, pero walang... magagawa. Siguro nag-clear na lang si Chief Armel dito. Additional experience para sa kanya. Pero tier 1 tower ng TNC, nakuha na ng Fnatic on the bottom lane. PA ni Raven, ano ng item ng PA? Going for Battle Fury Shed. Mataas naman yung CS niya rito, pero makikita pa natin yung network natin guys upon reaching the 10-minute mark ng ating laro. Pero Moon, medyo pero, okay naman eh. Active na si Moon. Tsaka okay naman din yung CS ng Sven. So, I think okay pa dito yung ano yung TNC. Mamaya din siguro pagka sumama na si Sven, pag nakuha niya yung level 6 nila. Actually, level 7 na nga rin siya dito. So, if ever magkasamaan, pwedeng sumama dito itong si Sven. Pero may reaction from Fnatic. KP, delikado na naman ba? Pero EMP, mababawasan yung mana rito nitong PA sa mid lane. Timbers, so trying to cut the creep wave dito sa may bandang mid. Pero Slardar up with the power threads. Malapit na rin siya sa blink dagger niya rito. Already halfway there. And this is a very fat Slardar. Itong nakikita natin para kay Masaros. Ito ang ating current poll result. Silipin natin. Na percent. Ayan. Lamang pa rin ang TNC. Ang ating fan favorite. So, tingnan natin siguro mamaya, Kuya D, kapag sumama na yung Sven. Guys. Okay naman yung Sven eh. Number one nga siya sa network. Kahit na sumama loob nyo. Yung team na matatalo dito, doon ako kakampi sa Motivate Trust Gaming. Sad to say. MG Trust ka talaga. Parang nalalaksan ako. The lower bracket boys. Okay, pero itong Gabi with the Echo Saber next na item ni Gabi. Mask of Madness na din. Pure attack speed si Gabi. Kumbaga, to dish out as much damage as possible. Dun sa kanyang spin pag naka-gods rin siya. Kaya attack speed ano rito. Para kung meron mang mag-miss, di ba? Meron pang follow-up dito. Pero Masaros, pinagbabalakan ng fanat ng TNC dito. Na-purge na nga siya. Ibinigay na ang lahat. Masaros, mamamatay din siya. Yan na. Pinatagal lang. Ayun, Masaros with false lead. So, good kill yan para sa TNC. 3-4 ang ating scoreline. Lead, nakuha na ng side ng TNC Predator dito. Mas efficient lang yung ginagawa ng jungle farming ni ano ni Gabi talaga dito compared dun sa PA ni Raven. So, dedepensahan nga nila ang mid lane tower nila dito. Pero, ang ano, kahit pa paano nakakabawi naman ata itong si KP. Madali, since team person naman siya, mabilis siya dito makapatay ng mga neutrals or creeps. Makakabawi itong team person. Ganda pero, ng item ni Chief Armel, no? No? Rectang bezel. Bezel. Ang kontra kasi sa Ayo agad yan, eh. PA, aray, kompleto na rin yung Battle Fury. Number one sa network dito, si Gabi, followed by Raven. Mas mabilis talaga mag-farm yung Sven dyan. Pero tignan natin dito. Pero masasabayan na kasi ni Raven yan eh, kasi Battle Fury na siya eh. Yan, kukunin niya, katetal na yan. Siyempre, may overcharge na rin yan. Balagay niyo, sinong papalit kay Febi para sa official lineup ng TNC? Namatay na naman si Masaros. Si Masaros? Pang ilan na yan? Pangalawa na ni Masaros yan. Sabi nga ni Tito Badang, pangalawang beses na yan. Naku pa ni Masaros. Pangalawang beses na yan, Badang! Kailangan kasi talaga si Masaros pagka kukuha sila ng pick-off eh. Siya yung ano dito, initiator. Kailangan niya yung blink dagger niya muna rito. Yung mahalaga yung blink dagger niya. Okay. Raven dito, apitin niya yung kanyang threads and going for Desolator ata muna siya dito and Gabi with that God Strength. Na, okay, pangkuha siguro ng, ano, ng stock. Stockin yung system. Ayun na. Akin na lang yan. Oh. Pero ito, spotted nga si Moon.
Simon, iba yung build niya dito sa Snapfire niya, no? Going for Aghanim Scepter na si Simon, pero Boots of Travel ang nauna niyang item, this Solar Ring. Mm-hmm. Naku, delikado yung PA dito. Naaamoy kaya nila. Oh, okay. Jumps, ayun na nga, na-vessel na nga rin dito, ginament, pero even, naipid dito sa may 3 lines, makaka-out nga ba siya dito? Hindi siya pwede mag-TP eh, no? Wala, ba't ganun? Binabayaan nilang mabuhay. Eh, wala eh. Baka kasi may, ano, may possible na follow-up from TNC. So, what? Bakit ganun? Tatlo lang din kasi sila. No? Siguro mas kampante ang TNC kapag kasama nila yung Sven. Since online na yung Sven, pwedeng-pwede na siyang sumama dito eh. Ayun. Balik coaching ba? Kasi si Febi ata ay hindi pa official player. Coach ng, Febi. Oo, ng TNC. So, sino tingin mo? May possibility pa rin talaga na ano, mapalitan si Febi. Yeah. Next series natin after this, mga kaibigan, T1 versus Team Dog. Pero Tornado, gusto nilang patayin yung Enchantress dito. DJ will fall. Imbes lang patayin yan. Pero ito na yung pangkuha ng momentum ng side ng Fnatic. Meron na silang PA na may BKB. Mm-hmm. Slardar na may Blink Dagger. One team fight lang. Pwede nilang kunin yung next objective, which is yung Roshan dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Desolator yung magiging next item para dito kay Raven. Ay, patay. KP dito, mag-i-initiate. Moon. Naku, ayun, na-purge nga rin dito. Let's see. Naku, walang tutulong kay Moon dito. Pero na-relocate at nahagip pa nga ata. Hindi na-vessel. Na-vessel eh. Hindi na tinamaan, hindi na inabot. Uy, tataka mo, markang bango. Pak, Stardar, Slithering Crush. Uy, pero may guard ng 250. Patay yata dito si Masaros. Hindi na siya masusustain. And kabarong DJ might fall TNC Predator. Ito yung teamfight na gusto nila rito. The strength of the team verso. With the invoker. Delicaro si kabarong DJ and DJ just creating space. Pero tatlo ang mamamatay dito sa side ng Fnatic as TNC Predator will take the teamfight decisively. Ang problema, okay naman yung farm ni, ano, eh, ni Raven eh. Kaso, yung pag ganito na hindi nila mapanalo yung clash, Kuya D, parang medyo tagilid to para sa Fnatic at eto ang ating instant replay brought to you by Predator. Paisa-isa ang Fnatic dito, dalawa na yung patay sa kanila. So, napatagal lang ni DJ ng kaunti, pero wala eh. Hindi dalawa, nila napanalo dalawa na yung clash. Ano, Aki, dalawa yung save mechanic para dito sa side ng THC. Mm-hmm. Meron silang Guardian Angel, meron silang lubog sa magiging target ni PA. So, may way sila to defend against the Phantom Assassin dito. Lamang naman si Moon sa early, tumaba lang yung invo sa Slardar. O diba yung nakailang beses siyang punta sa, ano, sa bottom lane, tapos napatay nila nang napatay si Masaros dun. Mm-hmm. Okay dito, ayun nga, kinukihan si Moon dito, pero may nagtatago sa likod ng Fnatic. Si Parmen, naayos lang din dito si Masaros. Mapapatay, mamamatay, may Mortimer. Next target, etong Timber. So, tinatamaan siya ng Mortimer's Kisses, pero it will not be enough to take down or to go for a secondary kill. Pero Sven, delikado rito, ginejibate lang dito mga kaibigan, tignan natin kung mapapatay. May Godstrength, ha? Godstrength ba yan? Hindi, may Godstrength, pero hindi nakagamit ng Godstrength mm-hmm. dito. Wala, hindi rin naman sila na gano'n, na force ng clash. Pero 5,000 gold lead para sa TNC. Ito, lamang na din sila in terms of kills din dito. Pero may group up coming in from Fnatic. Cutting towards the region jungle. They are looking for a kill. Ang makikita nila rito will be the Timberso. Pero Timberchain will be able to latch on towards A3. So they might be able to take this Timberso. Mapapatay nila with enough burst damage. There's ATP coming in. Fnatic. TNC looking to defend, pero Fnatic already backing off. Here comes a tornado coming in from Chip Armel. Pero wala siyang aabutan, wala siyang makakatch. And this is still a 3-kill advantage going in favor of Fnatic. Pero, TNC Predator. 3-kill advantage, 5,000 gold lead. Fnatic will try to go for a play, pero mabibreak yung smoke nila dito banda. And tignan natin. Dito, maabutan nga ba nila itong si Chip Armel, Masaros? Na hindi natatakan si Chip Armel dito, pwede pang makapagpato ng skills and team. Lightning Dagger, tignan natin kung ano mangyari, PA jumping in, pero that's a defensive item. Delikado si Chip Armel dito, hinahabol siya, pero what a tornado, connecting towards the pero starter with a Slytherin crash, killing spree, para dito kay Moon, and para din kay Raven, and the dots a double for Raven, they are looking to go for more, they'll be able to find Gabby, forced to fight, but here comes the body slam, but the starter will still fall, pero four heroes will be taken down on the side of DNC, and that's a 4-for-1 exchange in favor of Fnatic fighting back.
ang Fnatic dito, pero will they go for a better objective after that team fight? Pwede sila mag-Roshan though, wala yung Stardar. So mukhang they will just settle for this tier 1 tower dito sa mid lane. Ito. So hindi nila nakita si Chief Armel, na ispot naman nila dito. Lumabasin kasi agad eh, naka-ghost walk siya doon, and Maseros nakapag-use dito. Tornado, wala. Walang dinamaan din. Nasa si Gabi, bakit dumating? Andun o, nag-farm kasi siya sa top. So kumunek lang siya, nag-walk trip lang siya papunta dito sa may jungle. Bakit kumunek? Pero kasi, may sentry sila dito. Kahit anong tago mo, makikita pati anino mo dyan. Huli nga doon, muntik pa nga matimoy. Buti nakapag-timber chain out dito itong ano. And that replay is brought to you by Predator. Pero number one pa rin sa network dito si Gabi. Though yung PA, dikit na dikit sila rito ha. Agarims na yung ano? Sino nag-first 10 kills, Kuya D? Sino nag-first 10 kills, Huge? Ayan, double check doon ni... Ah, TNC. TNC yata na ako. Ano. First 10 kills. Kasi namatay si Maseros eh, no? Last kill naman yung ano eh, yung oo. Sven eh. So, tsaka, ang laki natin. Din, may gap din yung TNC sa ano. Sa kill, oh. Sa 8-4 kills. Yan kanina eh. Pero ibig sabihin, 2 kills kapalit ng 6. Oo, yun na nga. Pababa ng pababa yung kalamangan ng TNC dito. Pero at least lamang pa rin naman sila. Nakakapag-farm pa rin naman yung Sven. Pero si Raven, kailangan niya pang ano, mag-farm ng mag-farm pa dito. Ang maganda kasi, nakakasama siya kahit pa paano sa clash. May additional physical damage. Raven, iba kasi gumalaw talaga itong si Raven. Eh. Pero pwede nilang mahuli. Etong si KP, KP, binibaitin lang mga kaibigan. Pero apat yung nandito para sa side ng TNC Predator. High ground advantage para dito sa side ng Fnatic. Will TNC go for the play? And mukhang tier 2 tower yung punteriya TNC under the cover of smoke. Yung tatlong tao nila rito, Sven will reveal yung kanyang sarili as Fnatic, weighing yung kanilang option. Will they try to go for a defense or will they let itong TNC Predator get away dito sa may bandang top lane? And I think it will be the latter part, which is papabayaan nila munang makatakas. I think they are happy sa nagaganap dito na farm game between the Sven and the PA. Previous engagement favoring heavily yung side ng Fnatic dito, but the gold lead is still in favor of the side ng TNC Predator. Okay, Shadow Demon, meron na siya Aether Lens. Ganda item, no? Pang ano, pang save din talaga. Blade may lang item niya, no? KP. Oo, oh, para di siya rin siya marak. Pero meron din siyang pang ano, going for Greaves. Si ano, si Timberso, si KP. Yul Scepter yun magiging... Kaso kailangan ni Chief Armel ng laman sa ano, Bessel. Bessel, naubusan. Kailangan yung laman, ano yun, lagyan ng laman. Naku, Raven, may deso na going for BKB next item. Dito na mahirapan yan. Once may BKB na yung PA, kaya ng burst dito. Pero kita mo naman din, hindi napupunta yung network lead sa ano eh, sa Fnatic. Hindi mahabol yung ano, yung farm ni Gabi dito. Pero as of now, ayan na, konti yung kalamangan ni, number one na si Raven dito. Pero hindi naman ganun ka-significant yung ano, yung lamang niya. Pero Snapfire Aghanims na nga rin dito. Meron na silang pang setup from afar. Meron, ipupukul na nila si Slardar dito. Pukulan portion na ganun. Mm-hmm. PA at Slardar. Mahirap to. GG talaga. Yun nga, 1K. Hindi umaalis yung network lead sa TNC. Pero teams dito trying to defend the tier 1 tower. Meron natang balak ang TNC dito. Merong group up on the mid lane. TP coming in from teams. Ayan nga, mukhang magsusmoke din ang TNC. Gusto nila ng team fight eh. Para ang laban dito. Din. After ng team fight, uy, mabubrokan smoke. Delegado rito. Stormbolt Hammer ginamit na rito. Mapapatay nila yung Enchantress dito. Pero they might try to go for the play. Delegado yung starter ni Maseros. Binalatag dito mga kaibigan. Ginawang bangus. Pero hindi makakapag-relocate out. Saan ako? Mukhang tatlo mapapatay dito sa side ng Fnatic. They are not expecting that play from the side of TNC. What a counterplay para sa kanila rito. And this is a dead ayo. And they will go straight towards the Rosh Pit dito. Wala, hindi kaya lang kaya nabana. Pangit yung ano yung initiation ng Fnatic doon. Hindi rin nila in-expect na naka-smoke din yung ano eh. Yung TNC at lalaban sila dito. Pero ito, Mortimer Thesis pwedeng gamitin pang zone out dyan. Pinakol! Ay, pinakol! Okay. Merong Mortimer Thesis dito pero may napalubog. Meron silang sustain with that Guardian Greaves.
and Aegis will be secured by Sven. Oh, Moon trying to go for the heroic play. Pero TNC will once again secure yung kanilang Aegis advantage dito. That's the first Roshan going down in favor of TNC. 13-10 ang ating scoreline. 3K gold lead going in favor of the Filipino squad, TNC Predator. Yabby. Wala pang BKB yung PA, so kayang-kaya palabanan ng TNC to. And, okay, good item choice para kay Gabby. Silver Edge. Ang tanggal ng kati. Passive ni PA. Pero ito, masarap to. Aghanim Scepter completed on Gabby na malamig. Dito na yung power spike na hinahanap na itong spin ng TNC Predator dito. Hanggat walang BKB pa, kaya pa daw kaya pa nilang i-delay itong si Raven. Okay, meron na namang pause tayo dito. Naglalag din talaga yung TNC, no? And ito nang magbabasher si PA. Hindi siya gawa na yung ano niya. Tapos na yung BKB ni PA, no? On the way na yung recipe. And going for Skull Basher na siya dito. Pantay lang yung yung network nila ni Sven. Tapos yung level, isa lang naman yung level gap. Kuya, di-high ka naman sa 15K viewers. Wait, 15K viewers. Meron ka na naman daw, papaiyakin. Hindi, wala. TNC si Kuya D dito. Walang iiyak. Nampi lang ako ng Fnatic para ma-counter Pictus. Baka ako yung malas eh. Kaya nampi muna ako Fnatic. Pero TNC talaga ako dito. Hindi prediction ko. Yabby. Ma-break yung miss ng PA. Pero buo na yung BKB dito ni ni Raven. Let's see kung game changer nga ba ito for Fnatic. Merong nga group up dito. Tatlong course ng TNC. Nako. Let's see kung what will happen. Ay, wala pala dun si si KB. Si Febby pala to. Si Febby. Layo niya, ang layo din si BKB na si Raven. Pero piling ko, wag mo nalalaban, lumaban yung Fnatic dito eh. They are up against Aegis dito. So, kailangan i-wear out muna nila. Sa bagay, hindi yung Sven Aegis, hindi naman ganun ka-effective since pag napatay mo siya with that God Strength, pagbuhay naman niya, wala na yung God Strength. Shout out kay Shamri. Watching daw habang naka-dude. Thank you sa stars. Pero trade-off lang din yung mangyayari dito. At TNC, trying to take down this tier 2. Pero Fnatic naman dito sa bottom lane, tinatrabaho na rin nila yung tier 2 tower ng TNC dito. And let's see kung makukuha nga ba nila to or i-defend pa rin ng TNC. Ayun na nga, ang daming TP dito bigla. And ginamit nga dito yung God Strength pero nakapwesto ng maayos ng TNC. Ayun na si Superman. Tanggal agad ang cut ni Jabs dito. Inuna yung totoong target which is yung bolang kristal. And Ayo immediately blown by TNC Predator. Pero yun lang yung magiging target nila. At least. Ito nagtatago dito itong si... Hindi siya makikita ni Teams dito. Hindi kasi okay sila kasyang dalawa nung Ayo dun eh. Kaya okay DJ na yun, nakatago okay eh. Ano lang, IO lang yung 4K napatay. 4K gold lead para dito sa TNC, Aki. May pinukol na naman doon sa may bounty lang para kunin yung bounty room. Yabby. Nasaan na si Sir Mike? Si Sir Mike nagkakas pa rin sila, pero Team Puyat ata sila ngayon eh. And guys, meron tayong ongoing tournament, yung Oga Dota Pit, tuwing gabi. Nagsistart yan every 8 PM. Yo. So, dito rin yan sa Kuya Nick's page. Dalawa yung magiging next broadcast. Next item ni Gabby rito, going for AC ba siya? AC, AC next item. Tiwala ka ba sa PA late game dito? Next item niya, pwede. Going for Basher. Kaso kasi may Omni Knight sila, Kuya D. Meron din nga pang tago dito yung Shadow Demon. Kailangan talaga isang mabilis unahan lang eh, no? Mm. Sinong mauuna, yun ang magwawagi dito. Gusto ko lang mag-enjoy manood, pero lag daw talaga. Wala tayong magagawa. Baka internet niyan guys. Baka internet niyan. Let's see. 15.3K viewers. Guys, paki-share yung ating stream niyan. Siyempre, follow niyo yung mga social media natin. Ako, follow niyo lang ako ang IG. Masaya na ako. Search sa IG. IG, Duno. D-U-N-O-O, D-U-N-O-O. Yan. Babatingin ko yung mga magpa-follow sa akin. IG. Yan, shoutout sa IG. Uy, hinahabol dito si si KB pero si Gabby dito aabangan niya yung IO nagre-relocate dito. Unahin ang kanya yung bolang crystal dito and with the BKB ni Raven. Pero mapiburst down yung invoker. Nawala si Chief Armel dito pero instant buyback para kay IO.
Tingnan natin, wala na yung BKB ni Raven. Naku, tatakbo na. Ito na, pinuhol sa malayong planeta. Pinamitan ka agad ng Guardian Angel, pero yung Guardian Angel mo, ay Starbolt, ka na Superman, dahil baka boy. Pero pwede nilang patay ito. Alam nilang pa wala na yung God's Red. Here comes the oil, pero pinalubog. Kung kailan pinaban natin ni Gabi na malamig. Tsaka na palaban dito, pero blinking para kay Raven. Stormbolt Hammer, mapapatay pa dito, mapapatay. Double kill para kay Gabi. Starter with the Slithering Crash. Gusto lumaban, pinalatan ang buhay. Pero may bigay ba yung Aegis of the Immortal yun? Team Verso, nagmamadali. Apat yung patay sa side ng TNC, pero meron kasi silang buyback. May buyback eh. Hindi, so... may Aegis sila. Yung isa naman, lima yung apat. Apat yung namatay. Pero napalaban si Raven. Lalaban. Still anybody's ball game to mga kaibigan. 3-4-3 yung trade. Plus isang dieback sa Fnatic. Biro mo, Kuya D, wala pang BKB yung Sven yan, ha? Hindi nila hindi nila makait. Okay, ito ang ating instant replay. Kapi dito, rumaragas ang Sven, no? Replay brought to you by Predator. Kung tumama yung pukol, medyo may kalalagyan kasi magtitikit-tikit sila sa Mortimer. Ang galing rin ni Gabi, hanapin itong Ayo. Yung Ayo kailangan mag-ingat. Pero eto, patay sana agad yung run. Yung PA kung hindi nilubog. Tumagal pa nga, inakapitas pa yung PA dun. Pero Stormbolt Hammer magagamit dun. Hindi yung kamatayan. Dun na natapos ang Dota 5. Wala kasi siyang way para protectionan yung sarili niyo sa Stormbolt Hammer. Gold lead is just a number, pero tignan natin, 18-30 ng score, 5 kills ang lamang ng TNC dito, and 7k gold lead. Oh, lumaki yung kalamangan. First 15 kills secured by TNC Predator. So first dito. 20 kills ang next goal natin dito. Congrats sa mga nagbet. Thank you sa mga nagpa-follow sa IG. Ha? Marami salamat. Shoutout mo sila. Sabi mo, shoutout mo yan. Shoutout mga nagpa-follow sa IG. Si I Am Ursh, si Jericho Kaba, CJ, JKS yan, Malamigs, Carillos, yan si Ray Bribonia. Shoutout sa mga nagpa-follow sa atin dito sa diba Instagram. Diba nadidispel ng enchant yung yung Guardian Angel? Enchant? Nadidispel niya ba yan? Alam ko oo. Talaga? Alam ko nadidispel niya. Pili ko yung Guardian Angel madaling i-dispel. Hindi siya ganun ka-anong skill. Alam ko ang di nadidispel yung Heavenly Grace. May Shadow Demon ni Teams. Buo na yung Aghanim Scepter. Aghanim's. Magmamarka na din itong SD. Pero, and TNC, hahanap pa sila ng gulo dito since meron na namang God Strength available para kay Sven. Pero this time, wala silang Aegis, so kailangan nilang mag-ingat. Kasi may Aegis yung Sven kanina, kaya nagkara. Kaya maganda yung mag-ingusulta para sa kanila. Ayo, positioning lang ang kailangan. Since target ni Gabi yung Ayo, baka try nilang i-kite yung Sven. Pag may yung Ayo, i-time niya yung Stormbolt, pwede nilang i-pull away yung Sven from the team. Strong dispel lang need para ma-dispel yun. Guardian Angel? Nadi-dispel nga ng Stormbolt ng Sven. Satanic Sven, tapos ang boxing. Wala pa rin daw BKB kasi si Masaros. Sa bagay, kailangan niya yun kasi siya yung pumupronta eh. Siya yung pinupukol na yan ni Moon eh. Pero ito lang nga 4-man smoke for TNC. Oo, papakita sa mid lane yung Team Verso dito ni KP. Pero the rest of the squad already cutting towards the jungle. Oy! Spotted yung Slardar! Pero Slardar being able to break yung smoke, that's the Sven revealed. So alam nila yung movement ng TNC Predator dito. Will they try to go for the counterplay? Tignan natin dito kung anong mangyayari. Here is the PA though, lurking, trying to go for the play. Naka-blur pa siya rito, Sven. May aabutan ba? Stormbolt Hammer, binibait in nila. Pero di kakagat dito itong Sven ni Gabi. So both teams will just back off. They'll be happy to have that standoff. Both teams not comfortable on taking that teamfight and towards that area. Pero the rest of the Fnatic squad moving towards the southern side of the map, trying to look for opening as PA. Continuing to farm, next item will be a nullifier para sa kanya rito. And they will try to go for display. Heavenly Grace protecting itong Team Verso dito sa may bandang mid lane. Trying to pull the creep wave. DJ will try to break the smoke and the ward dito sa kanilang jungle. Pero TNC Predator not willing to go for that play. That is just the Enchantress. And alam naman nilang hindi yun yung priority target nila rito. Kailangan gumawa din ng play ng Fnatic eh. Pero tingin mo ba ready na sila? Kaya na nilang mag-initiate ng clash? Saan? Fnatic? Feeling ko kasi sila yung na-force ng TNC na lumaban eh.
kulang pa rin ata kasi talaga sila sa item dito, lalo na yung ano, yung Slardar. Yung natin dito, Masaros. Ayan to, ano pa siya, two items away para sa kanyang BKB. Ay, pero Daedalus completed na. Aray ko, binalatan si DJ. So, mabilis lang. Ginawang papaitan si Bambi, mga kaibigan. Nagpanggap na lupa doon. Itong si Gabi na malamig. Grabe ang play. Pero ito, pinukulaan, nagkapukulaan. Tignan natin, here comes the buyback. Oh. Mortimer Kisses, Guardian Angel Reveal. Pero delikado rito, magtatatakbo sila. PA, trying to go for the jump, pero delikado. Alam nila, nakita na nila PA, there's a purge. And here comes the blink out, maaabutan na. Meteor Garden will connect. Sharon Cometa on the run. And here comes Gabi with a triple just like that, beating Fnatic into a teamfight. TNC Predator. Pinukihan. Makakatakas nga ba si Bambi dito? Napakabilis ng movement speed. Kamali nang pinasukan. Pwede na silang mag-ano dito. Pwede silang mag-high ground. Kasi may tier 2 pa. Binesel, patay yan. Nabalatan si Bambi. Dieback yun. Pero, uy, si Moon. Pumasok sa apat. Napakalakas naman nun. Ginamit yung mukha. Ginamit yung mukha pang salo sa palo ng Sven. Puts na puts po yadi yung ano, no, yung Aga Nims. Kahit mag-blink out si PA, habol na habol pa rin ng Sven. Guts talaga eh, nagkamali si Gino. Oo, wala. Pumasok siya. Nata, mistake. Last naka-BKB siya nung pumasok siya. Sabi, uy, wala na itong BKB paglabas. Oo. And mistakes were made, mga kaibigan. Yung mga nagtatanong dyan, bakit pina-first pick at pinag-aagawan si Sven? Ayan lang. Ito ang sagot. Ito ang sagot kung bakit pina-first pick yung Sven. Alam sobrang niyo na. Bilis mag-online. Alam niyo na kung bakit sobrang bilis mag-farm. Sobrang ganda nung kanya. Basta maparesan mo yan. Either Ayo o Omni Knight, mahirapan yung kalaban. Pang-sustain. Isusustain mo lang naman yan eh. Kasi Sven, eh. Madaling makite si Sven kasi isa lang naman talaga yung skill niya eh. Storm yung Storm, ano lang naman yung skill niya dito eh. So ano lang, timing pero lang. Pero pag naka-gods rin dyan, kahit anong kahit mo dyan, tatamaan ka ng linti. Babakat yan sa buto. Okay. Nag-dive si Moon, tapos walang buyback. Yung sabi ni Moon, baka masisi siya. Siya lang yung buhay. Damay na. Total, nagpakamatay na kayong apat, damay niyo na ako. Take my life. Sabi nila, bukas daw pag nagkaroon na ng patch, kakalma na tong Sven na to. Kakalma. Nagwawala yung Sven eh. Kahit anong tournament, nagwawala eh. Abyssal Blade na yung Sven ha. Kailangan ma-nerf eh, no? Okay, lalaban na naman ng TNC. Ako, mga ninerf ko. CK, ninerf ko rin yun. Sulit na sulit. Ito pa, Abyssal Blade pa. Napakabilis kasi ng ultimate ng CK mag-up, magbilis ng cooldown. Cooldown. Oh. Diba, ang bilis. Mm-hmm. 5-man tip daw kay Moon. Eto na, abutan na naman ng bola ang Crystal dito. Jams will most likely to fall down. And 44 seconds na. Abyssal Blade pa nga si Bambi dito. Naku po, ginawang Samgyupsal mga kaibigan. Double kill para sa Sven. At re-recta na nga. Re-recta na sila. Ayaw mo lumaban. Naka-gods rin dito ang Sven. Bilis yan. Walang fortification. Naku po. Naku, ang layo. Pali mo nasa kabaw. Layo nilang dalawa. Binalatan na yung bahay nila. Wala na silang magagawa dito. Dito na yung crush, pero merong guard ng 250 dito. Mawawala si Masaros. Pero Raven dito na naka-BKB. Aragay! Die back dito si Charles. And eto na ata mga kaibigan. GG na ata ito. Huwag yun ang panagalim pa. Good game well played. And tinawag ang GG. Ganun lang kabilis ubusin. 5 kamote at the end of the game number 3. Gabi na malamig sa kanyang Sven. And that is TNC Predator advancing. Tama ang aking prediction. Nagpanatik ka nung ulit. Hindi, yung prediction sa page ko, TNC talaga yung nakalagay dun. Sige. Nagpanatik siya. Depre, pag tumaya ako ng TNC. Hindi, pag tumaya ako TNC, matatalo. Hindi, yun nga daw yung ano yun, eh. Low, sacrifice. Yun nga daw yung jutsu niya. Pag sacrifice ano, yun. Kung saan tayo tataya, yun yung matatalo. Yun yung matatalo. Sige, bahala. Kung gusto mo, matalo si Gabi tsaka si Teams. Sinabi ko rin TNC kami. Yun yung prediction sa page ko, TNC. Pero tinulungan lang namin kasi... Si ano, sa presinto ka na magpaliwanag, sir. Lo, ano boss yun? Alay, 1,000 lang yun para manalo. Kuya, nabawas mo na lang si sweldo niya. Sakaling gawa kita. Ayun na mga kaibigan, sana kayo ay nag-enjoy sa casting namin ni Kuya D. And up next will be T1 versus Team Dog para sa upper bracket natin. And Fnatic, bababa lang naman sila sa lower bracket. Maglalaban sila against ng...
MG Trust. Yeah, oh, MG Trust. MG Trust tayo dun bukas. So again, marami salamat sa mga nanood sa amin ni Aki. We will be back. Sila alo, mamaya, dun sa susunod na series. So kita-kits na lang tayo bukas ulit. Kami, at least kami ni Aki para dito masaya sa BTS. Magde-date muna kami, kakain kami kakain ng... Kakain kami ng bibingka. Bibingka. Ay, gusto ko yung butabongbong sa may ano. Oo nga, yun na nga. Oh, sige na guys, bounce na kami. Hindi na makapag-PDA si Aki. Binubuking niya masyado eh. Bye!